Anyway guys, mahilig ba kayo sa basketball or kahit anong sports? Kailangan nyo itong panoorin. I-click ang link na nasa pin comment at ilagay ang promo code na GROSPE and click register. At dahil mahilig kayo sa sports, i-click ang sports and click basketball. At i-click ang ligang gusto at mag-bet. At sa unang deposit ay makakuha kayo na bonus na 7,000 pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-download na at maglaro na ng 1xBet. Sa totoo lang, nalulungkot ako kasi hindi ko na yano sila, ano, yung PBA motor. So guys, welcome back. It's your boy Labo. Ayan guys. Shout out Maxam. Welcome Maxam. So guys, nakasol tayo ng J1 High Union LA Black Toe. Size 9.5. Ayan, nabenta ka rin sa wakas. Ayan, shout out kay Rensan Esteban. Papuntang Look, Barangay Rizal. Ayan, thank you so much boss. Ayan lang guys. Peace! So everyone, it's me, Alin G. And kung naalala nyo sila, boss, sila yung nanalo sa Raffle Restore Credit. Pumalik sila ngayon. Kumuha ulit ng mga, ito yung mga napili nila. Kasi kahapon, hindi nila naubos ng... Ayan. Nakukuha sila Jordan Y Not Zero, size 9.5. And itong Nike Cosmic Unity Amalgam, size 9.5 din. And meron din silang mga merch na napili. Ito yung collaboration sa Off-Court X Flip. And itong nasa web ng Kobe. And boss, maraming hindi ko shoutout. Thank you, boss Dave. And shoutout sa mga taga Balangang-Balangang. Thank you, boss Dave. Shoutout sa mga... sa mga taga kayo sa province ka, pinsang bakas ko. At sa mga pinsang kayo ko sa Scott ko. Thank you. Thank you po. Ayun guys, kung nakikita niya na dito na sinubos. For women din to. May mili pa sila guys. Hey guys, welcome back to another video. Nandito tayo ngayon sa Tomas Morito branch natin, Flip Phenomenal. So kasama natin si Boy Miko. May COVID siya ngayon. Medyo ka lang, meron lang siya sipon. Anyway, okay. So medyo ano to, medyo serious to. Kasi meron kaming nakita ni Miko na mga videos. Ito muna, play muna natin tong video na to. Video na pambalagbagan. Ito na. Camera natin. Pag nag-YouTube tayo sa PBA Moto Club. Isa lang. Sino ang cameraman? Ikaw, Perry. Sino ang editor? Ikaw din. Sino ang nag... Sa'yo natin. Sino ang nag-interview? Ikaw. Sino nag-iisip ng content? Sa'yo lahat. Sa'yo lahat eh. Kayo sa Maps, ang dami ng content production team. So sana sabihin mo sa kanila mag-enjoy kayo dahil ginagawa kayo kasi nagpakahirap sa kayo ko dyan. Challenge nag-edit, challenge din ng camera, lahat sa nagtanong, nagawa ng mga question. Note na kayo guys. Tapos yung income na YouTube, share natin sa buong club member. Tama, ito. Okay, so and dinodonate, iniipon natin yan para may pag-donate tayo sa mga charity work natin. Alright? So ibig sabihin na member ka ng PBA Moto Club, para ka na rin nagdo-donate. Okay. Actually, hindi ko na yan, no, sila, ano, yung PBA Motocorp. Kasi, syempre, content nila yun. That's how they, ano eh. Yun yung, ano nila, ways nila. Sa, yun yung take nila sa vlogs. So, ako, I have so much respect for them. Syempre, wala naman kaming anything. Pero, actually, the reason na gusto ko lang, ano naman, explain. Not to defend or anyone. Kasi, naawa na kasi ako sa totoo lang. Kasi, parang, ilang buwan na rin ba? Three months na. Pero, parang, hindi pa rin natatapos. Kumbaga, nananahimik naman na yung Mavs Phenomenal, si Coach Mav actually. Nananahimik na siya. He's very... Alam nyo naman yung taong yun.
sabi niya pa nga sa last vlog niya about the issues, he's an open target. Ako kasi, I am one of those people na natulungan niya. Oh, di ba? Marami naman kami. Oh. Ako, I can speak for myself. The reason na may ganito ako is because ba't ako nagkaroon ng malaking negosyo? Bakit ako nagkaroon ng kahit papaano pangalan sa industry na kilala? Because of Coach Mav. Because he gave me an opportunity. Well, siyempre din. Sana na hindi sa negosyo bilang tao. Dami niyan na, ang dami ko natutunan kahit bira na kami magkausap. Kahit yung team namin sa media team, alam namin may pagkukulam yung Coach Mab. Kasi may pamilya siya, may team siya, may media team pa. So naghahati lahat ng iniisip niya. Which is naiintindihan ko yun nung pinaliwanag niya sa akin. Yeah. Bilang tao, sobra namin siya na-appreciate sa kahit sa anong bagay. Kung kaya niyang tumulong, tutulong siya. Actually, sinabi ko si Nico kasi pares kami naka-experience. So, kasi I always feel like parang lagi siyang ano eh. Kumbaga kaya din para siyang ano eh, punching bag. Ano siyang punching bag? Yung ginagawa siyang punching. Yun yung punching bag, di ba? Ang punching bag pag sinuntok mo, hindi naman lumalaban. Hindi naman gumagana. Kumbaga paano mo nasuntok-suntokin, pero buo pa rin yun. Whatever you do, yung punching bag will still be punching bag. At yun din yung definition ko kay Coach Mav. Coach Mav will always be Coach Mav. Di ba? He is, ako kasi sa totoo lang, when I pumasok ako sa Mavs, hindi agad pera yung nasa isip ko eh. Di ba? Di ba? I was there, the first day I was there, the first week I was there, first month I was there. It's because of I enjoyed every single time na nandun ako. Na-enjoy ko yung mga kasama ko. Pag nag-usap kami ni Coach, talk about life. Sa totoo lang, nalulungkot ako kasi yung mga taong nagpaparinig, except for the PBA Moto Club people. Kasi ito mga PBA Moto Club, kung ano lang naman yung kinikwento ng mga nakasama nila ngayon, yun yung syempre maririnig nila. Pero nevertheless, tayo naman, we will never, I mean, kung mag-explain man ng side or magsasabi ng side, sobrang one in a million. Kasi hindi naman gano'n si Coach eh. Hindi naman siya mag-explain, hindi niya naman i-defend yung sarili niya sa mga tao na kung sino yung mga nagpaparinig ngayon. And ako, I just feel bad kasi si Coach is very, he's living a peaceful life. And hindi naman siya pare, ano eh, gumaganda na siya ngayon, no? Oh, diba, nagmumotor na lang. Saka, guys, whatever you are experiencing right now, sabi ko nga sa inyo, even the people na nasa PBA Moto Club or nakasama nyo na sila, ang nagbukas din ng pinto na yun is Mavs Phenomenal. Oo, okay din. Diba? Kaya nga naging, ano eh, parang OG Daya talaga eh. Parang siya nag-umpisa dito sa Pilipinas. Oo, dati, matagal na may dumadayo. Pero siya nag... alam kong pinaka naging kilala na dumadayo, pinupuntahan ng matanda, bata, may ngipin, wala. Kasi si Coach Mav is already Coach Mav. Ngayon, sinare na lang yung opportunity sa lahat. Ngayon yung opportunity na, it's not always about the money. Hindi na. Di ba? Para ito yun. Pag nabigyan ka ng opportunity, how will you maximize it? Actually, ganun siya. Hindi mo i-asa sa lahat dun sa tao. Sinasabi ko ako din eh. Sobrang daming tinulungan ng tao. Sobrang dami. Hindi alam ng mga nanonood. Na hindi kailangan ni record. Hindi kailangan ni record. Marami siyang tinulungan and kami hindi na namin isa-isayin yun. Pero nalulungkot lang ako. Meron pa isa. Ito yung napanood ko actually na sobrang nalungkot ako. Hindi na para kay Coach. Kasi si Coach, alam ko masaya na siya. Nalulungkot ako sa mga tao na to na sana marunong pa rin silang kumpaga parang I'm grateful ako kung ano yung na-experience ko ngayon, kung kumikita man sila ngayon ng 50,000, 100,000, 20,000 or kung i-share man yung kinikita ng channel or whatever, just be thankful where you are right now. Kung hindi naman natin pinagdaanan tayo lahat yung past, yung opportunities, pagsasama natin together, yung pinalakas natin yung channel, we will not experience this. Eto, panoorin mo to. Yung ano sabi? Ako, huwag na natin. Pero tuloy natin. Sabi niya, no, kamusta yung bulsa mo? Busog na busog. So meaning, anyway, tuloy ba natin? Mga palakpak pa sila. Kinausap ko na sila. Sir Mark. Pag sumigat, kasi may mapaalo naman na to eh. Sila rin naman talaga yung kalaban natin. Sabi ko, bumuo sila ng team nila mismo, ang pangalan. Kakalaban din ng PB Moto Club sa Ultra. Bibigyan ko yung pangalan. Revenger. Revenger. Yun, tama naman yung sinabi Sir Mark. May mga pangalan naman na itong mga to. Diba? Alam nila naman kung saan sila nag-ano. Yes. Yun na yun. Hindi ko na kailangan explain yun. Anyway. Every game, pwede na kayo 300,000 sa nila. Oh! May tapos sa inyo?
yung 300,000 para sa inyong lahat na. Tapos, parang hindi ako sanay doon. Ito na lang. You would never understand sa point of view ng, sa ibang perspective ng, for example, perspective ng management ng MABS. You would never understand if never kang, kung hindi mo na pagdaanan yan. Kung hindi ikaw yung mismo nandun sa posisyon na yan. Kung hindi ikaw yung mismo nagbibigay ng allow, ng salary sa mga players. Nang dati, nagsiserve kami ng food, pero minsan nasasayang kasi yung iba hindi kumakain. Ikaw po provide ng uniform. Di naman libre yung mga uniform namin eh. Ikaw na babili uniform, tirahan, pag merong kailangan yung isa, tutulungan, lahat yun. Ilang lalaki kami nandun. Ilang players yun nandun, ilang videographers. At kahit hindi players, nandun. Ako, si Elden, di naman kami mga player, pero nandun kami, di ba? Again, it makes me sad. Tsaka din kung ano sa atin naman nun, pag umalis tayo nun. Pag kumain yung isa, kakain lahat. Mm. Hindi pwedeng, hindi, ito lang kakain. Siya lang. Mga videographer, hindi kayo kakain. Ang gusto ko naman, baka iniisip kasi nila, sobrang laki na kinikita. Gusto, baka million-million na nasa isip ng mga tao. Eh. Hindi, hindi yun yung reality. Eh. Maybe your reality is not the real reality. The reality is, for me, hindi perfect si coach. 100%. He will make a mistake. He will always make a mistake. Because tao lang siya. At ganun din tayo. Yun yung sabi sa akin ni Coach Mab eh. Nung parang nag-usap kami ng... As in one-on-one talaga. Sabi ko, Coach, natural lang ba talaga sa tao na magkamali? Kunyara, sa decision ko. Kaya sinabi ko nga, Coach, kailangan ko umalis para sa pamilya ko. Napagpaalam ako sa kanya na maayos. Kaya nakita niya ako na nandito. Masaya rin siya sa akin na nandito. Kasi maayos kami naghiwalay eh. Tapos sinabi niya sa akin na okay lang yan, mix. Hindi talaga sa lahat ng punt. Magkasama tayo. May dadating talaga yung panahon na magse-separate tayo ng way. Hindi ka laging magkasama tayong dalawa. And then marami ka pang challenge na maharapin parang ganun sa araw-araw. Tama yung sinabi ni Miko. Again, pabalik pa rin ako sa unang in-explain ko before. I'm not the type of guy who makes contents like this. Hindi rin ganun ang pagkakakilala ko kay coach. But sometimes, pag sobra-sobra na, kailangan mong kahit paano magsalita eh. I'm not gonna explain anything on our side na anymore. Kasi whatever happened in the past. Pero, isa na lang pinakagawin natin ngayon. Let's all be grateful for what we have and what we had. Together and what we have right now as individual. Kung ano man yung na-experience nyo ngayon, don't ever compare. Diba? If you compare, doon na lahat yun. Doon na papasok yung, ay kulang si ganito, ay kulang si ganito, ay mas malaki si ganito, ay mas malaki. Diba? Ano, kasi ko din, dadating talaga sa punto yung tao pag ganun eh. Oh, pag kinompare mo na talaga kung ano yung na-experience mo ngayon. Ba't ako kulang ng ganito? Bakit hindi na? Bakit siya lang ganito? Bakit ganito? Ganyan. Doon na papasok yung hindi na enough. Pero, pag ang tao, marunong maging grateful. Kahit malaki, maliit, tama lang, kahit libre pa nga, contented siya. Masaya siya, di ba? And that's what I wanna share to everyone. Actually, this video is for the ex-players na mga nakasama ko. Kasi ako, 100% ako, Miko. Alam ko, walang ano sa akin doon. Galit sa akin. Oh, wala. Diba? And sana, ganun din tayo kay coach. Kasi, kunyari, for example, lang Itbulaga. Ay, for example, lang, ano ba maganda? Showtime. Itbulaga kasi wala na. Kunyari, Itbulaga. O, yan. Ang Itbulaga, sino ba sumigat sa Itbulaga? Si Alden. Alden Richard. Hindi maging Alden Richard doon kung hindi nabigyan ng chance ng Itbulaga. Nung day one niya, ganun lang yon. Kung ano man ang meron si Alden Richard na yon, his part ng history niya kasi napakita siya, nabigyan siya ng chance sa Itbulaga. Di ba yung Aldab? Oh, pati si Main Mendoza, ganun din. Ganun din yung Mavs. Mavs is a platform for exposure, for opportunities. Nag-iba man siya ng vision and dreams, but it will always be the same. Oh, big example nga kayo din. Yung nangyari din sa bowler na babae. Yung kinukuha ng USD. Exactly. Kahit ikaw, hindi ka rin naman mapupunta sa akin ngayon kung hindi kita nakilala sa Mavs. Oh, kayo din. Hindi ako kilala ng mga taga sa amin dati. Oh, ngayon, kilala ka na. Kilala na ako. Kilala na barangay. Eh, si Emiko is videographer, editor. So, ako guys, again, to all my friends, you guys are my friends, you guys are my brothers. Hindi naman na mag-iiba yun. Let's stop that. I mean, kumbaga, tigil na lang natin yun kasi there's no point. Eh. Sa PBA Motoclub, wala naman akong ano. Kasi yun yung ano nila eh. Content nila, that's how they do it. I mean, yun yung atake nila. And I'm sure they don't mean it kasi hindi naman siguro nila mini-mean yun kasi kung ano lang naman din yung naririnig nila on that. Baka yun lang din naman yung nagagawa nila ng reactions. Kumbaga, whatever you hear, you react, di ba? So ako, guys, always be grateful. Yun na yun. Kumbaga, no explanation needed. Tama ba yun, Chachi? Di ba? When you are grateful, man, I mean,
it will take you to places na hindi mo inaakala na parang, di ba? Kasi pag nakalimutan mo sa kung ano ka, ikaw yung tao kunyari, hindi ka marunong tumingin sa pinanggalingan mo. Okay, madali kang babagsak. Totoo. Pero pag ikaw paangat ka ng paangat, pero yung mga taong tumulong sa'yo, marunong ka pa rin magpasalamat. Iba yun. Kasi hindi mo alam, one way or another, baka ma-meet mo pa rin yung tao na yung tumulong sa'yo at the end of the line. Okay din, totoo kasi yun. Diba? Daming beses ko na-experience yun. Yeah. And maraming turo sa Bible na always be grateful. Diba? Totoo. And that's all I wanna say. I love you guys so much. You guys are my brothers. And all the viewers right now, sana meron kayo naiintindihan. Kasi sometimes sabi ko nga, pag sobra na, sometimes you need to speak para marinig din naman kahit papaano yung, di ba, yung kabila. Pero hindi na kailangan para isa-isahin, hindi na maging kailangan maging specific. Pero sometimes, just talk in general, bullet points, ganito, ganyan, ganyan. Baka mas maintindihan eh. Ayun, anyway, that's all I wanna say. It's a different vlog again. Always be grateful sa lahat ng mga friends ko, sa mga brothers ko, mga ex-players. Sa mga nakasama ko sa, lalong-lalo na noong December, yung pinagdaanan natin, that was crazy. And now, let's just be happy for one another. I mean, let's just leave Coach alone. Baga, let him be happy kasi he's happy. He's happy. Imagine mo yung tao magkaka-baby. Hindi nyo pa ba, kumbaga ako, hindi ko magagawa sa tao yun na ganun paringgan ba ng mga ganun. Kasi mahal ko yun eh. Saka syempre, di ba, sa Ate Awi, magkaka-baby pa sila. Sabi ko nga, ang talong ko nga kay Baba kanina, pare, ganito. In our society na right now, lahat ng influencers ngayon, pag may issue, gusto sagutin. Bakit? Alam mo kung bakit? Ano eh? Kasi meron na siyang payback. Kumikita ka, pwede kang kumita eh. Tsaan eh, dagdag hata ko yan. Yes. Pero ito guys, always remember this, okay? Kunyari, for example, ikaw, nag-issue ka ngayon, gumawa ka ng issue ngayon. Yung society will forget that in a few days. Pero yung anak mo, yung magiging anak mo or yung anak mo will remember that. Yun ay magiging path ng generation niya. Hindi na parang kumbaga yung YouTube or yung Facebook kasi parang naging gallery na yun ng memories. Eh. Yes. Hindi na yung sa phone lang. Actually, totoo yan. Parang dun kasi sa social media, pinakilala mo na kung sino ay. Kaya ang tanong ko sa kanya, ano magiging effect nun? Sabi ni Baba sa akin, actually hindi sa society. Sabi ko saan, sa magiging anak mo. Sa next generation mo. Kasi yun din nila makikilala kung sino ka. Dati nung wala pa sila. Oo, nung wala pa sila. Ay, ma-issue yung tao ngayon eh. Diba? Hindi yung ano na yun eh. Anyway, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo. Kung habang pinapanood nyo ito, meron ko yung mga nakikita sapatos sa likod ko. Nandito tayo sa shop ko. Libre lahat yan. Libre. Eh di, may bayad yan. Punta lang kayo sa 238 Tomas Morato Avenue Extension dito sa may Quezon City. Lagay nyo lang sa Waze Flip Phenomenal Soul Tomas Morato. Maraming salamat Miko for joining me. Kasi kasama ko si Miko. Si Miko is also videographer, editor ng Mavs dati. At sa akin na siya nag-work ngayon. So anyway guys, maraming salamat sa support nyo. Kung meron kayong mga shoes na kailangan, alam niyo na kung saan nyo kukunin yan. Next video natin, malupit din yun. Grabe mga katanungan sa akin dun eh. Di ba? Anyway, next video natin, abangan nyo. Yung mga ano, magbabasa kami ng mga masasakit na ano. Gaawi-awi yung mga dinosaur sa ano. Oo, mga komento eh. Anyway. Pakilam mo. Ayaw eh. Anyway, if you're watching this video, o nga pala, gusto ko i-promote ulit ang custom by Chachi na flip. Ito yan, customized by Chachi. Dito lang yung ginagawa ni Chachi. Nagko-customize siya ng mga pairs. So, pwede kayong bumili ng pair sa amin. Pwede rin kayong sarili niyong pair. Papadala niya dito. Ipapakote niyo. Ipadala niya yung design niyo kay Chachi. Tapos, kayo mag-uusap when it comes to fee. And then, pakita mo yung mga pictures ng mga ginawa ni Chachi dyan. Para makita nila kung gaano kagaling gumawa to si Chachi. So, anyway. Any design possible. Basta wag lang ano, may perma ng mga, wala ni Michael Jordan, wag lang mga gano'n ha, hindi natin kaya yan. Anyway, guys, maraming salamat sa supporta nyo. Ano lang tayo, good vibes lang tayo and we always give good influence to the people who's watching our videos. So yun lang naman tayo guys, always grind, 100%, neck to neck, God bless you.